At dahil naman sa dumaraming kaso ng pertussis o whooping cough, pinaigting pa ng Health Department ang pagbabakuna sa mga sanggol. May paalala rin ito sa mga nagpaplano ng bakasyon para iwas sakit. Nakatutok si Marie Zumali. Hindi lang outbreak ng pertussis o whooping cough ang idineklara sa Iloilo City. Inirekomenda rin ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdideklara ng state of calamity. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit sa lungsod. Base sa tala ng DOH, malaki ang itinaas ng bilang na may whooping cough sa bansa ngayong taon kumpara nung isang taon. 38 ang naitala sa NCR. Sinundan naman ito ng Calabar Zone at Central Visayas. Halos 10 rehiyon din daw ang may pagtataas ng kaso ng whooping cough. Ang isa sa itinuturong sanhi, ang di pagpapabakuna. Unang-una, mababa yung fully immunized child coverage natin. Pumalo lamang sa 72%. Maliban sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinamad, o kaya naman ay ayaw magpabakuna ni mami sa mga baby po nila. Bilang tugon, nagsasagawa na raw ang Department of Health na tinatawag na catch-up immunization para mabigyan ang pagkakataon ng mga bata na miss ang kanilang schedule na makumpleto ang bakunang kailangan nila. Target na lang maabot ang 95% fully immunized child sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Kaya paalala ng DOH sa mga magulang, pabakunahan na ang inyong mga anak dahil libre po yan sa inyong mga health center. Yung pertussis, binibigay yun as early as 6 weeks yung baby at 2 beses pa muli ibibigay yun, 1 month apart. At ang bakunang ginagamit dito sa atin ay pentavalent 5-in-1. Ang problema lang ngayon ay nagkakaubusan daw ng supply ng pentavalent 5-in-1 vaccine na bakuna para sa pertussis. Tinutugunan na raw ito ng DOH sa pamamagitan ng pag-i-import ng mas maraming bakuna. Ang paalala ng DOH sa publiko, lalo na ngayon tumataas ang kaso nito at marami pang magbabakasyon ngayong Semana Santa. Mag-isip po tayo kung kailangan dalhin yung mga bata, mga baby, sapagkat si masikipan na po at maaaring mahirapan po kayo. At doon po sa mga luluwas, huwag niyong kalimutan yung pagbabakuna para na sa ganun ay may peace of mind na po kayo. Sabi ng DOH, kahit mahal na araw ay bukas ang health center. Paglilinaw naman ng DOH, walang lockdown at wala ring mandatory na paggamit ng face mask. Timbangin lang ang maaaring panganib sa kalusugan. Maging ang kaso ng tigdas tumataas din. Mula Setyembre ay nakapagtala na ng 2,600 na kaso. Mahigit 1,400 na kaso rito ay naitala sa BARMM. Katunayan, nagdeklara na ng outbreak ngayon sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.